Sa mga liblib na bahagi ng Bayawan City, Negros Oriental, dinala kami ng militar para ipakita ang mga lugar na iniwanan ng bakas ng mga sospek matapos tumakas mula sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo. I think it's important that we lock down areas in Bayawan, for example, where the suspects were captured, because I'm sure there's many more. Mm-hmm. And when they escape po, it's just that we have reacted promptly. Yung police at saka military, naka-blocking agad, which resulted in a subsequent arrest po ng suspects. On board SUVs, then they shot the governor and the other victims. So our police in Negros immediately conducted blocking operations together with our armed forces of the Philippines counterpart. Sinil po lahat ng exit at entry points, which resulted po in the recovery of the 3 vehicles utilized and subsequent arrest ng 3 suspects. Lumalabas na ang kanilang pinupunto, yung mga suspects ay nahuli sa may Bayawan. Pero kung titignan natin yung topografiya ng Negros Oriental, at yung kung saan nangyari yung sa may Pamplona at yung di umano nahuli sila sa may Bayawan, tignan natin yung mapa. Atin pong natuklasan na ito palang compound ni late Gov Degamo at saka ni Mayor Janice Degamo sa may Pamplona ay katabi pala ng Cafe Alicia. Ayan po, katabi ng Cafe Alicia. In fact, parang connected yung Cafe Alicia doon sa kila Degamo. Pero tingnan natin maya-maya konti ano. So ito po yung Cafe Alicia. Ayan po, ito po yung Cafe Alicia. Kung makikita natin, ayan po siya, Cafe Alicia. So kung titignan natin sa larawan, ito po yung Cafe Alicia. Ito yung highway. Ito yung kabuuan ng Cafe Alicia hanggang doon sa may hanging bridge na yon, hanggang ito, hanggang dito. So maluwang po ito, maluwang hanggang dito. Ang hindi lang natin alam kung dahil may hanging bridge to connect there ay kasama din ba ito o parehas ba ng nagmamay-ari dito at saka dito. Yan, pag-aaralan natin yan mamaya. No? Kasi konektado yan eh. Kasi dito natin makikita yung residence ni Gov Degamo. Okay, puntan natin yung mapa. So, ito po yung mapa. Ano po, kung makikita natin, kung liitan natin, ayan po, ito po, ayan po. Ayan. So, makikita natin, halimbawa, iharap ko doon sa may Pamplona. Ayan. Ngayon, nakaharap ako sa may Pamplona. Nakita nyo ito? Nakita nyo kung saan nakaharap? Nakaharap siya doon, di ba? Alright. So, nakaharap ako doon papunta sa may Pamplona proper. Although, dito, Pamplona na ito eh. Kasi dito, Bayawan yan. So, try kong iharap yung ating sasakyan. Kunwari, sasakyan itong blue na to. Ah. Kita nyo eh. Ito, tingnan nyo to, iikot to. Tapos, iikot ko dito. Ano. So, try kong iikot yung sasakyan paharap sa papunta sa may Bayawan. Ayan. Ito po, yung papunta sa may Bayawan. Yan po yung harap ng Alicia, no? So, ito po yung kalsada. Ito yung Bayawan, ha? Bayawan Road yan. Papunta sa may Bayawan. So, ito po yung kabuuan ng Bayawan. Pag naman sa likod naman, itong papunta ng Pamplona, which is Pamplona na rin ito. Ano po? So, pinag-aaralan natin yung topografiya nitong Negros Oriental, itong Pamplona and Bayawan City. Ngayon, puntan natin yung papuntang Pamplona. Okay? Lakbayin natin, kunwari. Lakbayin natin. Mag-move tayo. Ayan. Ayan po. Ayan. Move tayo. Move tayo. Punta tayo sa may bandang Pamplona. Ngayon, meron itong store, no? Dito, may store dito. Mag-move ka pa ng konti, move ka pa ng konti, makikita mo na dito yung compound ni Gov. Ito po yun, oh. Ayan po.
Ayan, ito po. Kunwari, tanggalin muna natin ito. Ayan, tanggalin muna natin yan. So, we are facing this way to Pamplona. This way naman to Bayawan. Makikita natin yan kasi itong placard nito, makikita natin yung direction, kumbaga. So, i-move pa natin ng konti. Ito po mismo yung gate ni Gobdigamo. Dito nag-park yung, dito, di ba may mga sasakyan dyan, may mga sasakyan dyan, may motor-motor pa nga dyan. Pumasok yung tatlong sasakyan, pick-up, Pajero, at saka Montero dito, which is nakaharap doon sa CCTV dito. Dalawang CCTV, dito yung isa, tapos yung hanging nasa taas. Ayan, i-try nating i-zoom ah. Try nating i-zoom. Ayan po. So, merong isang CCTV dito. Ito po, ito yung CCTV na kumuha nung adventure. Pero may CCTV din sa taas. Ayan, sa may hanging sa taas. Ayan po, para mas klaro. Eh, medyo i-zoom pa natin. Ayan po, ayan. So, ito, nagsilbing guardhouse. Itong ano na ito. Malalan natin yung isang... yung isang gunman, nakaharap siya dito, di ba? Tapos, nandito yung aso eh. Nandito sa may banda dito. Na humarap yung isang gunman dito, may binabaril dito. So, binabaril niya yung nandito sa may guardhouse. Pero kung napansin natin, nung unang pasok, nung leader nila, di ba, pumasok dito, parang kumaway pa siya dito. So, maari na may tao dito noon, kinawayan niya. Not really doon sa CCTV, pero... baka doon sa tao na nandito sa may guardhouse. So parang hello, parang ganun. Na para hindi makahalata, hindi halata muna. Dahil ang target nila ay mapasok itong gate na ito. So ito po yung harap nung ano. Kung mapapansin natin, itong parang container, closed container ito. Yung parang yung sa may heavy truck. Parehas din dito eh. Kung i-zoom natin ito. Halos parehas na ano siya, parang container din ito at saka yung ito. Hindi siya totally na bahay. Hindi siya totally na bahay. At kung titignan natin dito, hindi rin ito bahay. Ito, hindi rin ito bahay. Makikita ninyo na ito ay may nilagay sila na shade. Parang ano lang siya eh, parang yung tolda, parang ganon. Same thing din dito, tolda din yan. So basically, walang bahay dyan. Ngayon, titignan natin kung saan yung bahay. Ayan o, may bahay doon sa may taas. Papansinin natin, umatras tayo ng konti. Atras tayo ng konti. Atras muna tayo ng konti. Bear with me kasi medyo mahaba-haba to. Ayan. So dito muna tayo. No? Ayan, titignan muna natin. Mapapansin natin, gaya ng sinabi ko, hindi po yun bahay, shaded yan, tolda. Merong daan, meron ditong daan at meron din dito daan. Ayan po, ito kasi hagdan, pero dito kalsada eh. Dito kalsada, ulitin ko ah, dito kalsada yan, kalsada papunta doon. May kalsada din papunta doon sa likod, yung pinakita ko kanina na may parang residence doon. Dito naman, hagdan yan papunta dito sa bahay na ito. Bahay yan, medyo two stories or tatlo, hindi sure. So kung titignan natin, ayan po, ayan, i-zoom natin, ayan po. Parang container din siya, container na bahay, ginawang bahay. Ito po, saka meron din dito. Ngayon, anong ano natin dito? Anong napapansin natin dito? Ano yung pinupunto ko? Una, forward muna tayo, ayan, forward muna tayo. Ang napansin natin dito, kung babalikan natin yung video, pumasok yung sasakyan dito. So, galing sila dito. Dito sila galing. Ngayon, nung natapos nilang execute yung kanilang mission, lumabas sila dito, pumunta ng sasakyan, umatras yung sasakyan, papunta doon. Doon ang direction nila. Ulitin ko ah. Yung direction nila, pumasok sila, galing sila dito. Tapos, nung umexit sila,
Umatras yung sasakyan and then pumunta sila dito. Balikan niyo yung video na yan kung paano sila nag-entry at nag-exit. Sa Makatwid, dito sila umexit. Ngayon, alamin natin, saan ba yung direction na yan? Yung direction na yan, halimbawa, ayan, humarap ako ng ganyan. Yan pala, papuntang Pamplona. Hindi po siya papuntang Bayawan. Kasi kung papuntang Bayawan, dito po, ayan ah, dito po papuntang Bayawan yan. Pero ang ginawa nila nung umexit sila, papunta pala sila ng Pamplona. Ah, sa Pamplona proper. Kasi kitikidan niya, tingnan niyo ah. Forward muna tayong konti. Ayan po. 'Di ba ito 'yon sa Larawan? Ayan po oh. Ayan po. Makikita niyo eh. Ayan po. Dito pa lang sa dito sa Karatula, Bayawan City. Oh, anong tinuturo ng Karatula? Ah, 'di ba tinuturo ng Karatula, Bayawan City that way. And kung nakikita nyo ah, okay, Bayawan City sabi niya that way. Parehas din dito, nakaharap yung ating sasakyan papuntang Bayawan. Pero ang nakapagtataka sa balita, ang sabi nila nahuli yung mga suspect sa may Bayawan City. Pero ang nakakatawa dito, sabi ko nga, ulitin ko ulit ha, para mas klaro. Mas klaro. Pumasok sila from Pamplona. Galing sila kasi dyan yung Pamplona eh. Pero umexit sila papuntang galing sila ng Bayawan, sorry. Galing sila dito sa Bayawan, pumasok sila. Okay? Umexit sila papuntang Pamplona. Pero yung balita, ay nahuli daw sila sa may bandang Bayawan. Ngayon, kung titignan natin ito, itong mapa na to, ayan. Titignan natin itong mapa. Ito po yung topografiya ng Negros Oriental. Ayan po. Pamplona, Bayawan. Pero ang nangyari, ang exit nila papuntang Pamplona, papunta doon sa Pamplona. Pero yung balita, nahuli daw sila sa may Bayawan, which is yung Bayawan papunta dito. Pero yung exit nung sasakyan, 'di ba, papunta sila dito. Okay, ngayon, i-full screen natin. Ayan. Kasi baka sasabihin, baka nga naman umexit sila papuntang Pamplona at may shortcut papuntang Bayawan. Okay. Pagkatingin natin dito, merong daanan dito papasok. Itong puti na ito na nakikita ninyo. Maari. Pero, bokeh yan kasi dead end. So, paano sila pupunta ng Bayawan? Paano sila pupunta ng Bayawan? Eh, yung Bayawan, bundok na yan oh. Bundok ito oh. Kung halimbawa, ito yung sinasabi. Halimbawa, pwede. Pwede na pupuntang Pamplona direction sila, pero dumaan sila sa maliit na kalsada. Eh, dead end yan. Ano yan? Aanoyin nila? Itong bundok? Eh, ang sabi ng kapulisan at AFP, nabantayan nila kaagad, few hours, ang entry-exit. So, kung yung entry and exit, ayan. Entry yan, exit yan. Pero ang nakapagtataka, bakit doon pa sila sa may direction ng Pamplona at hindi sa direction ng Bayawan City? Unang sa lugar kung saan inabandona ng mga sospek ang sasakyan nilang tumirik at di na mapaandar. Kasunod naman, pinuntahan namin palakad ang lugar kung saan iniwan ng mga sospek ang lahat ng sasakyan bago tuluyang naglakad paakyat sa bundok. At mabalik nga pala tayo dito sa Cafe Alicia na ito. Mapapansin natin dito yung residence ni Gob Digamo. Ito po yung residence niya. Ito yung buong residence eh. Makikita natin yung hanging bridge. Ito po yung hanging bridge oh.
connected doon sa kanyang residence. Saan ba tutungo itong hanging bridge na ito? Tutungo ito doon sa Cafe Alicia. Ayan po. Ito na po yun, no? Ito yung highway. Ito yung harap ng Cafe Alicia. Ito yung likod niya. Ito yung hanging bridge connected doon sa residence. Ito yung may bahay sa taas. May bahay din dito. Kalsada dito. Tapos maraming mga bahay din dyan. Pero nakita nyo may kalsada paakyat dito sa may malaking bahay dito. Iba pa yung nandito na parang container house. Ito po yung container house. Gaya ng sinabi ko, wala po talagang bahay dito. Hindi po ito bahay. Ito, toldayan lang yan. Dito po ginanap. Dito po nangyari yung karahasan. At yung mga iba na survivors, nahulog dito. May mga bangin kasi dito sa may banda dito eh. At dito naman, makikita mo, may bubong siya, yero siya, pero hindi naman siya totally na bahay. Parang na may bubong lang siya na yero-yero. And although also the same din dito, pero dito kasi tulda talaga eh. Dito talaga nangyari yung insidente eh. Dito nireceive ni Gobdigamo. Dito banda niya nireceive yung mga tao. At yan na po. Ito po yung nakikita natin. Oh. Yan po yung yung direction o Bayawan City going there. Pero yun nga, ulitin ko, yung exit ng mga tao, yung mga gunmen ay papunta dito, papunta sa may Pamplona proper. So yun lang yung ating observation dyan. Medyo merong inconsistency doon sa kanilang pahayag kasi nga nahuli daw sa may Bayawan, pero ang tungo naman pala nila ay hindi sa Bayawan kundi sa Pamplona proper. Saka napansin ko lang si Gob, ano, mahilig siya sa ano, sa container house. Ito na kasi yung ano na ngayon, trending ngayon yung container house. Ito rin container house din. Ayan po sa taas, and container house din. So, syempre ito ay compound ni Gob Digamo. Ito container house din ito. Container house. Ngayon, kung pupunta naman tayo sa Cafe Alicia, which is connected naman yung hanging bridge from compound ni Gobdigamo to Cafe Alicia, eh, container house din pala siya, you know. Ito po, ayan, container house din pala siya. Nag-research din tayo, ating napag-alaman na ito pala yung bahay, ayan po, oh, yung bahay. So ito pala yun, kasama din pala sa Cafe Alicia, sa attractions, yung mga bahay-bahay na ito. So mga container type din, yung mga bahay-bahay. Ayan po, yan po, container type, oh, container type. Ayan po, container. Makita naman natin eh. Magmula doon sa entrance ng compound ni Gobdigamo, pati yung guardhouse ay container type din. Dito po, ito pala ay kabuuan ng Cafe Alicia. Ito, then connecting ng hanging bridge. Ito na pala yon, yung mga kasama din sa attraction. So, base sa ating research, napag-alaman natin na ito palang Cafe Alicia na ito ay pag-aari pala ni Gobdigamo at saka si Mayora Janice Digamo. Dito nga po, makikita nyo sa kanilang swimming pool. Ayan po yung initials nila, ano po. Ito po yung initials nila, no? Si ito yung kay Gob, Lab, kay Mayora naman. So ito pala ay pag-aari din ni ano ng mag-asawang Gob Digamo at saka si Mayora Janice Digamo. So base sa ating napag-alaman ay dito pala sa bahay na ito na nagpapahinga si Mayora nung araw na nandito si Gob na nagpapamigay ng ayuda.